goes nowhere. He took my hand. He took my hand. Pulled me out of the sinking sand. Gave me life that never end. I'm so glad that Jesus came and lifted me. Fighting along with the battle, I'm struggling through each day. Searching for me to survival, but none was on the way. Then the merciful hands of Jesus came beguiling from above. The moment that I trusted him, he filled me with his love. He lifted me. He lifted me out of the loneliness of sin. He lifted me. He lifted me where the love goes nowhere. He took my hand. He took my hand. Pulled me out of the sinking sand. Gave me life that never end. I'm so glad that Jesus came and lifted me. Looking back over the wonders I've seen along the way, I've been touched by his power, I've been blessed in any ways. But nothing will ever compare to the blessings I received the day my name was headed to the list of terrain. He lifted me. He lifted me out of the lonely depths of sin. He lifted me. He lifted me where the love knows nowhere. He took my hand. He took my hand. Pulled me out of the sinking sand. Gave me life that never end. I'm so glad that Jesus came and lifted me. He lifted me. He lifted me out of the lonely depths of sin. He lifted me. He lifted me where the love knows nowhere. He took my hand, pulled me out of the sinking sand. Gave me life that never end. I'm so glad that Jesus came and lifted me. He took my hand. He took my hand. Pulled me out of the sinking sand. Gave me life that never end. I'm so glad that Jesus came and lifted me. Hope so, think so, maybe so, salvation. The kind that will leave me here with no consolation. I want the kind that will turn my life around. Just give me that no doubt workout. Got to shout salvation. Prayed up next to kin relation. The kind that Jesus paid on Calvary. Will some folks live their lives defeated, always worrying about their souls? By doing good deeds and maybe giving some money, they hope to reach heaven sure. But the Bible says, put your faith in Jesus, get under the crimson flow. It will wash away your sin, place you in the Father's hand, to put the joy down in your soul. Don't give me that hope so, think so, maybe so, salvation. The kind that will leave me here with no consolation. I want the kind that will turn my life around. Just give me that no doubt workout. Got to shout salvation. Prayed up next to kin relation. The kind that Jesus paid on Calvary. Now the plan that God had from the beginning is the same that we need today. So give your heart and soul to Jesus. Brother is the only way. Yes, brother is the only way. Don't give me that hope so, think so, maybe so, salvation. The kind that will leave me here with no consolation. I want the kind that will turn my life around. Just give me that no doubt workout. Got to shout salvation. Prayed up Mexican relation. The kind that Jesus paid on Calvary. Don't give me
that hope so thick, so maybe so salvation. The kind that will leave me here with no consolation. I want the kind that will turn my life around. Just give me that. No doubt, work out, got to shout salvation. The paid up, prayed up Mexican relation. The kind that Jesus paid on Calvary. Just give me that, no doubt, work out, got to shout, salvation! Magandang umaga po muli sa inyong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umiere po para po sa inyo. At alam ko po ay handang-handa na po kayo dyan sa inyong mga pananghalian at nawa itong impormasyong pangkalusugan ay patuloy ninyo na kasama sa inyong paghahanda ng inyong pananghalian po dyan. No? At ready na po kayo dyan at alam ko po marami po tayong tatalakayin patungkol po sa exercises or yung mga arthritis na tinatalakay po ni Ma'am Leslie before, ay alam ko po ay patuloy niya pong i-discuss yan para po sa atin. Alright? So yes. Again, muli ako po si Brother Conrad at nandito aking mga nagagandahang mga co-host para po sa kanilang unang pabati po para po sa inyo. Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat at muli ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil nandito na naman po tayo at yun lang po ang gusto kong mangyari ay mag-enjoy lang po tayo habang tayo'y nanonood. Napakarami pong viewers na natutuwa ako dahil sila-sila pa rin at talagang regular viewers na. At syempre gusto kong batiin ang ating mga taga North, South, East, West corners ng ating simbahan. Ang mga area leaders, group leaders, station leaders at lahat na ng leaders at syempre mga followers. At gusto ko lang batiin yung gusto ko i-shout out yung si Ma'am Maylene Landicho. Hello ma'am, manood lang kayo, enjoy at nawa ay marami kayong matutunan sa segment na ito. At
Siyempre, binabati ko ang aking mga mahal sa buhay at mga lahat ng mga group chats na members ay binabati ko rin kayo ng good morning at hindi ko na naman palalampasin na hindi batiin ang ating cameraman na si Sir Ponching Uwera aka Mamiya na lang si Sir Jan Kelaiko, Sir Ian Quares, yung aming director, Sir Mike Bagyon, at siyempre yung maraming ginagawa, Sir Chris Nyesa. Hello kayo dyan. Hello! At nawa ay patuloy tayong mag-enjoy. At sigurado, tataas na naman ang ating mga viewers kasi alam nyo na, aka Bea Alonso, ang ating magiging speaker ngayon. Yun lang po, enjoy lang po tayo. Good morning. Hello po, isang magandang at mapagpalang umaga po sa inyo pong lahat dyan, sa lahat po ng aming mga kaibigan at mga kapatiran na kasalukuyan ng nanonood po sa amin ngayon. Samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan tungkol po sa physical ngayon ng ating pag-uusapan. At kasama uli natin ngayon si Ma'am Leslie Karangyan, ang ating physical therapist. So umantabay na po kayo dyan. Kung meron kayong gustong itanong, huwag ho kayong mahiyang magtanong at maaring ang katanungan ninyo ay katanungan din ng iba nating mga kaibigan. Okay po? At binabati ko na rin ang ating mga PSS students na nanunood ngayon at kamusta naman ang inyong midterm exams. At sana naman ay nakapasa kayo lahat. Yan. Sana ay nasagutan ninyo ang inyong mga test papers at malalaman natin yan next week. Okay? So, yun lamang po at umantabay ho kayo dyan, makinig at enjoy po natin ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Yun lamang po at maraming salamat. Alright, so maraming salamat, Ma'am Baby. At tunay nga na talagang napakaganda nung exam kahapon. Excited na excited ako sumagot ng mga exam kahapon eh. Oh, so, talagang matindi yung mga, talagang magagamit talaga yung yung brain cells natin doon. At nahasa na naman, gumalaw na naman yung mga brain cells. Okay. Si Sir Marvin nga, matindi. Ang ginawa ni Sir Marvin, kung nakita nyo lang po yung picture, habang siya ay nakaiga, natutulog. May nandun yung alma mater song, yung pledges. Talagang pinagpuyatan ang pagre-review. Yun nga naman talaga, pinagsisikapan po talaga yan pag napaka-enjoy po talaga pag tayo ay nag-aaral sa PSS. Kailangan nyo lang maranasan yung yes, totoo naman. Oh, totoo lahat naman tayo talaga. Dumaan dyan. Lahat naman eh. Hindi ka tunay na estudyante or hindi ka talaga first year kapag hindi mo na daanan yung mga ganyang klaseng pagsubok. Yung pambasang awit, tapos yung mga pledges, kailangan talaga. Matindi. Yan eh. kung mapapakita nga lang natin yung mga pictures dito sa kanila, matindi. Pero parang si Jose, yung Cras ng Bayan, perfect. Nako. Nako, matindi. Kasi grabe saya kanina eh. Parang sisiw. Kaya, matindi. Tignan natin. Alright, sige, bago tayo magsimula, tayo po muna ay saglit na manalangin. Let's pray. Dakila namin Diyos, maraming salamat po muli sa oras na ito. Salamat muli sa pagkakataon po na ito, Panginoon, na kami po ay inyong muling magagamit para po sa iyong dakilang gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon, muli sa pagkakataon po na ito ng impormasyong pangkalusugan at ang The Baptist Lunch ay patuloy niyo pong pinapahintulutan na umere, Panginoon, at maging pagpapala po sa mga kapatiran po, O Diyos. Wala po kaming hangad, Panginoon, kundi kami lang po ay maging blessing sa mga kapatiran, Panginoon. At patuloy ko pong pinapanalangin ng bawat isa na patuloy niyo pong gamitin mightily, O Diyos, at dalangin ko po, Panginoon, na patuloy po ang inyong gabay sa amin dito magmula po sa audio men, sa video men, Panginoon, and also sa aming mga host na inyo pong gagamitin ay pagkalooban niyo po na extra presence of mind and karagdagang wisdom, Panginoon.
At hinihiling ko po na pagkalooban mo po kami ng right spirit and right attitude, Panginoon, patungkol po sa mga tatalakayin at patungkol po sa bawat isa, Panginoon. At patuloy ko rin pong pinapanalangin ang aming bansa na patuloy niyo itong hilumin at pagalingin. At dalangin ko po, O Diyos, na patuloy po ang inyong gabay sa aming presidente. At gayon din po sa mga frontliners, ay patuloy ko pong pinapanalangin sila po ay inyong gamitin mightily at bigyan ng maayos na pangangatawan. At gayon din po sa aming mamamayang Pilipino, ay patuloy nyo rin po kami na disiplinahin sa pamagitan po ng inyong salita. At nawa itong dalawang programang ito ay maging kaakibat niyo po, O Diyos, sa pagdidisiplina po ng bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat, O Diyos, sa katapatan niyo sa buhay po namin. Pangunahan niyo po kami sa natitirang oras. Patawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so alright. So maraming salamat po at magandang umaga po muli sa kanilang lahat at magandang umaga sa aking mga nagagandang mga co-host. Yan. Good morning. So again, ay napaganda ng ating araw ngayon, no? At hindi maulan, katamtaman lang, at hindi rin mainit, at nawa ay kayo po dyan ay handang-handa na, no? Nakikita ko dito, we have 42 viewers na agad, no? Oh. At nawa itong mga 42 viewers na to ay napapansin ko dito, ito sila na rin yung mga palagian, no? At mayroong mga bago-bago at mamaya kung may oras po tayo ay babatiin po natin yung mga live viewers po natin na yan, no? Tulad kahapon, meron eh. Si Julian. Julian Lorio. Ayun, Julian Lorio, no? At siya po ay first time po na nakapakinig, no? Sa atin. Ay, maganda yung mga ganun na nagsisignify sila na first time nila makinig, first time. Maganda yung ganun. Kapag kayo po ay first time nyo po makinig, ay maganda mag-signify po kayo sa comment section box para at least ma-recognize po namin kayo. No? Di ba, Ma'am Julie? Oo, saka may kausap din ako kahapon na talagang kinuha niya yung page natin, FB page. At talagang manonood raw sila talaga. Wow! Amen, amen, amen. At gusto ko lang baka pagalitan ako, sir. Gusto ko lang batiin yung Kernel. Ay! Oo, Kernel Rafi. Ay, Giray, si Matinde. Para birthday po ngayon. Ay, pang-birthday pala! Nag-birthday pala sa Sarang. Nag-birthday pala yung mga... Ay, ganun to ba, ma'am? Pinasarang Ascom? Pinasarang. Ah, Matinde. Wow! Matinde. Happy birthday, sir! Birthday, at nawa ay mabusog mo kami mamaya. Oo. Ay, nabusog tayo ng birthday, di ba? Celebrant ka hapon. Parang kulang pa ba? Kulang pa ba? Nakakain ka ba? Ang tanong. Wala ka kagabi. Wala ka kagabi. Wala eh. Ganun eh. Subsub ako sa pagsasagot ng exam kagabi. Oo, grabe ang pakain ni Ma'am. Oo, matindi ba? Matindi. May take-out pa nga. May take-out pa. Bibigyan kita. Gusto mo. Ayun, yung pali. Kompleto, parang children's party. May cake, may ice cream. Kulang na lang lobo. Tapos, iba-ibang klaseng salad. Matindi, matindi. At, talagang nabusog pala kayo noon, ha? Wala eh. Parang bigla kang nalungkot, ha? Todo subsub ako sa pagkasagot ng Baka mabawin mo, ma'am, yan. Oo naman. Sigurado yan, may mga pa yan, may mga leftovers. Ay, wala. Bago. Bagong iaahin ni Kernel. Yan, matindi naman talaga. Yun naman talaga ang gusto ko sa'yo, eh, no? At nawa ay sana mabusog mo talaga kami mamaya, Sir Rafi, no? Happy birthday po muli. Sir, natatawa ako dito sa comment kasi ng Sister Tang Belmonte. Hindi kasi pinag-usapan natin kanina yung exam niyo kahapon. Ano sabi niya, ma'am? Yung lupang hiniran. Sabi niya dito, tapos habang sabi kasi natin, di pa yung lupang hiniran kasama sa exam, sabi niya, tapos habang nagku-quiz at sinusulat mo yung lupang hinirang, di mo mabuo kasi si Sir Mike kumakanta ng Ibong May Layang Lumipad. Oo nga totoo naman. Yan, kapanahon na yan. Namin yun ngayon. Wala kayong ganun, Sir Conrad. Wala sumasabay sa... Meron naman. Meron tatagpuan ko pa. Nadatnan ko pa rin yan. Yung mga nakaraang taon. Ngayon kasi online eh. So tahimik, diba? Talaga maka-concentrate ka talaga. Dati kasi kapag nandiyan si pag sumasagot ka, sasabayan pa niyan ng mga kung ano-ano background music. Kaya challenging po 'yon. Tapos may oras pa 'yan eh. May oras pa 'yan at
Yung pagsulat pa lang ng lupang hinirang, kala po lang natin, napakadali. Pag sinulat mo na, nako. Totoo. Try nyo po minsan. Try nyo lang po minsan. Tingnan lang po natin kung talagang maisulat nyo po siya talaga ng buo. May time limit pa. Oh, may time limit yun, mami. Diba? Kasi parang 1 hour or 45 minutes. Kasi merong pang ano eh, may congregational singing pa, may mga ganun pa eh. So, mga 45 minutes mo lang talaga siya sasagutan, actually. Okay. Noon din, yung pagsulat ng lupang hinirang. Ganun ma, buong ganun. 45. So, kasi may mga iba't ibang tanong pa, mami. Kung makalimutan siguro mo, pwede mong balikan. Yes. Oo. Kasi may mga iba't ibang tanong pa yun, like mga pledges, alma mater. So, pero nakatuwa yung mga estudyante na pinapakita at pinopost ng mga ibang estudyante kung paano sila mag-review, kung paano sila sumagot. Nakakatuwa naman talaga. Nakakaingit naman kayo. Kasi sa amin sa BHBC, wala niyo mga ganyan. Bakit ma'am? Anong klaseng type ng exams niyo ba dati? But sa ano, talagang kung ano yung topic, yung subject matter. Wala yung mga lupang hinira, mga ganon. Parang kakanta lang kami sa harapan. Mas matindi pala yun, mami. Mas matindi pala yun, sa harap pala kakanta. Pero yun nga, sana yung mga estudyante na ikinig ngayon, sana nasagutan nyo talaga ng yung tama. At wag lang yung bara-bara. Sabi nga, pagsagot. Sir, ni Ma'am Leslie, mas enjoy po pag kasabay mong nag-aaral ang asawa mo. Matindi yan. naman talaga mga palatan niya ni Ma'am Leslie. Pa-email siya dito. Amen. Ate Liv daw. Sabi ni Ma'am Leslie dito. How sweet naman. Sabay pa. Magkasabay kasi sila ni Ma'am Mime. Magkasabay sila sa isang office niyan. So, dito si Sir Lamsel, tapos dito siya. Magkaibang year. Magkaibang year po same sila. Same ano rin. Same topic. Isang exam lang practicum yun. Kasi practicum okay, pareha. Oh. So, syempre, ewan ko na lang kung nagkopyahan silang dalawa. Pero, hindi nga, maganda yun. Magandang challenge yun sa ano. Baka yung isa kinakanta, yung isa sinusulat. Pwede. Pwedeng ganun. Kaya yun nga rin, minsan, pag sabay-sabay, tapos yung iba kumakanta pa habang nagsusulat, yung ang layo-layo mo na siya, paupisa pa lang dun sa kanta. Ikaw, sir, hindi mo ba kaklase si Christy? Malayo, ma'am. Iba siya. Iba yung ano niya. Third year siya, ma'am. Ako fourth year na po. Okay. Ako, ma'am, mas matindi. Teacher ko si Mike. Hindi matindi. Hindi ako matindi. Mabigyan ng tip, ma'am. Talaga. Oh. Kaya yung kumakanta ng ibong may lalipad. Kaya naranasan niya. Naranasan ko yun, ma'am. Pag kumakanta siya sa harap, hindi ko makuha sa tingin. Ang ingay mo. Okay, so muli ay pinapatawa lang natin yung mga live viewers natin, no? Para rin sila, naka-stay tuned in lang po sila. Sige, tuloy-tuloy na po tayo, ma'am. Alam ko marami tayong tatalakayin ngayon kay Ma'am Leslie, no? Medyo muna. Pasayahin mo muna yung mga nanalo ng 300. Ay, oo nga pala, ipapaalala kasi na natin. Kasi yung iba daw, hindi nila napanood. Oo, hindi nila napanood. Okay, sige. I-remind ko na lang po ulit yung mga nanalo or mamaya naman. Tapos bigay nila yung Oo, after na lang siguro, ma'am. Nung kay Ma'am Leslie para at least nandyan lahat sila. Okay, sige. Mamaya-maya po, abangan nyo po, i-announce ko po ulit yung mga nanalo ng 300 pesos na load. Pagtapos po ng discussion ni Ma'am Leslie. Alright, so again, itutuloy-tuloy na po natin yung ating talakayin patungkol po sa kalusugan po natin ngayon. At bibigay ko na yung discussion kay Ma'am Leslie. Pasok, Ma'am Leslie! Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po ako muli upang i-discuss yung bago po nating topic. Ang topic po natin ngayon ay ang mga common conditions po ng mga joints natin sa ating katawan. Umpisahan po natin ito sa ating wrist and hand. Okay? Pero unang tatalakayin po muna natin ay yung anatomy po. Ano po ba yung mga bones na makikita dito? Muscles, ligaments, tendon, mga arteries, blood vessels, nerves na makikita po. Na kung saan, ito po yung mga involved. Kung bakit medyo merong mga nananakit po sa ating wrist at mga daliri. Okay? Ito po yung mga bones na makikita natin sa ating kamay at wrist. Okay? Ito yung mga maliliit na bone na tinatawag nating carpal bones na makikita po yan dito banda. Ito naman po yung radius at ulna. Ito po yung radius, ito po yung ulna. Mga long bone po yan. Yung maliliit na bone nandito po banda.
Tapos ito naman po yung metacarpals, dito po makikita. At yung proximal phalanges, middle phalanges, at distal phalanges, yung nasa dulo. Okay? Yan, ito naman po yung makikita nating mga joint. Yung radiocarpal joint o yung tinatawag nating wrist joint. Ito po yung dalawang buto na pinagdugtong ng radiocarpal, ring radius, at yung scaphoid bone. Tapos meron din pong midcarpal joint dito sa gitna ng maliliit na buto. Okay? Tapos merong metacarpophalangeal joint. Ito po yun. Tapos proximal interphalangeal joint at distal interphalangeal joint. Ito naman po yung mga joints pa rin po ito pinapakita. Pero may cross-section po ito. Ayan. Yung radiocarpal joint, midcarpal joint, at yung mga phalanges na natin sa baba. Meron din tayong tinatawag na ulnar collateral ligament. Okay? Okay, ito naman po yung mga muscles na makikita natin sa ating wrist and hand. Usually ang mga muscles po natin sa daliri, actually hindi siya mga muscles, mga tendon po na nanggagaling sa forearm dito po sa taas ang mga nakakabit po diyan. Kaya ang nagpapagalaw po ng ating mga daliri ay yung mga muscles po natin dito sa taas. Tapos yung mga meron ding mga muscles dito sa loob, maliliit, sila yung taga-buka, taga-grip, taga-tulong sa pag-grip, ayan po yung mga yon. Pero mostly lahat po ng power natin sa paggalaw ng kamay natin ay nandito sa ating forearm. Okay, ito po yung retinaculum. Tandaan niyo po, ito o, oh, itong sheet na to is ang retinaculum. Extensor retinaculum. Ito po, yung nasa dorsal aspect ng ating kamay. Ito po. Okay, next naman po ay ang mga muscles naman natin sa palmar aspect ng ating kamay. Okay, dito po, sa harap. Yan. Ito naman po, kung kanina may flexor retinaculum, ito naman may flexor retinaculum. Tapos yung mga muscles din po dito sa forearm, siya rin na nagpapagalaw sa ating mga daliri. Pero meron din po mga maliliit na muscles yan na tumutulong na magpagalaw sa ating daliri. Okay. Yan po, dapat malaman po natin yan para alam natin kung saan po nanggagaling yung mga nararamdaman natin sa ating mga kamay. Okay, ito po ay yung i-discuss na po natin unang sakit. Okay? Unang sakit na makikita natin sa ating kamay. Okay? Ang una ko pong i-discuss ay yung mga nerve injuries na makikita natin sa ating kamay. Ang pinaka common po dito ay yung tinatawag nating carpal tunnel syndrome or yung median nerve affectation. Ito po yung median nerve. Saan na ba ang median nerve dito? Ay, hindi pa po pala makikita dito yung median nerve. Pero ito po yung flexor retinaculum. Diyan po sa ilalim yan dumadaan. I think ito pong yellow na ito. Yung ating median nerve. Tapos ito po yung mga may mga tendon po dyan sa ilalim na dumadaan. Okay? Pinaka-common pong sakit na nararamdaman natin ito. Lalo na sa mga nagtatrabaho sa opisina. Madalas nagsusulat, nagtatype. Yan po yung mga common na sakit. Nakakakuha ng sakit. Mataas ang risk na makakuha ng sakit na ito. Ayan, ito yung median nerve. Ito po. Ito yung median nerve.
Diyan po siya naiipit sa, ito po yung retinaculum eh. Flexor retinaculum. Diyan po siya naiipit. Kaya, madalas po ito sa mga office workers. Yan, ito po po yung isang picture na mas klaro po nating makikita kung paano siya naiipit. Yan. Ito po yung flexor retinaculum. Dito po dumadaan yung median nerve. Kaya ang common cause po ng carpal tunnel syndrome or median nerve injury ay yung mga flexion extension movement ng ating kamay. Okay? Flexion extension movement ng ating kamay, kaya katulad ng mga sa typing, writing, paglalaba, babysitting, buhat-buhat, tapik-tapik ng bata, o pagliligpit ng plato. Tapos mga common injuries din po siya sa mga sports tulad ng golf, yung mga tennis, baseball, basta may movement po ng kamay, frequent movement ng wrist ay common cause po siya ng carpal tunnel syndrome. Okay, at basta mga repetitive movements po. Kaya nai-injury po yung ating nerve po dito. Ayan po, kapag namaga po yan, kasi maliit na tunnel lang po yan, kaya konting pamamaga lang po yan, sigurado maiipit po itong nerve na ito. Kaya iwasan na igalaw-galaw po ng sobra yung ating mga wrist. Ayan. At ang commonly affected po dito ay yung may mga maliliit na wrist. Sino ba ang may maliliit na wrist? Commonly, mga babae po. Kaya 40 to 60 years old po, between 40 to 60 years old po ng kababaihan, madalas nagkakaroon po nito. Kasi maliliit yung wrist, kaya maliit din po yung tunnel. Kaya na madali rin pong maipit yung nerve. Lalo na, ang mga gawaing bahay, halos lahat babae ang gumagawa. Kaya common din sa atin ito. At ang signs and symptoms po nito ay meron pong tingling sensation. Parang sharp shooting yung pain po dito sa mero, sa thumb, sa dito po sa point finger natin at middle finger. Tapos kalahati po nitong ring finger, meron din pong tingling sensation. Parang pwede rin pong namamanhid, pwede rin pong nakakabitaw na po kayo ng gamit kasi may weakness na po nung inyong mga muscles sa kamay. Tapos meron din pong electric-like shock sa mga fingers po na ito, yung distribution na yan. Dito po, sa bandang harap. Okay? Tapos ginigising din po kayo nito sa inyong pagtulog kapag ano na, masakit na, gigisingin ka. Ganun po ang carpal tunnel syndrome. At ang mga may high risk po nito na magkaroon nito, yung may mga fracture sa wrist, may mga dislocations, may mga diabetes, kasi pag diabetes, may diabetes yung mga may fluid retention, yung mga pregnant women, yun nga, mga menopausal, kasi nga nagkakaroon ng fluid retention dito sa wrist. Yung sa diabetes, kasi nagkakaroon ng diabetic neuropathy. Kaya madalas po nagkakaroon ng numbness sa kanilang mga daliri. At factor din po yung workplace, okay? Katulad ng mga, pag meron po kayong mga vibrating tools na gamit, katulad ng mga jackhammer, o kaya yung mga sa computer. Yun nga po, sabi ko, yung mga office workers po, madalas po nagkakaroon nito. Kasi yung mouse, okay, yung mouse, pag hindi po maganda yung yung mouse po ninyo or masyado pong malaki yung mouse, masyado pong nakaganyan yung kamay, o kaya yung position po ng table po ninyo ay masyadong mataas or masyadong mababa naman po, kaya nagiging ganito yung position. Nagiging cause po ng injury doon sa median nerve. Madalas po, matagal na ginagamit, na parating nakaganon. Kaya, maganda po, i-position po ng maayos yung wrist. Ang maganda po is neutral position. Hindi po masyadong mataas, hindi rin po masyadong mababa. Okay? Kasi pag masyado rin mababa, nakaganon pa rin. Okay? At, how to prevent po ang median nerve
injury, itong carpal tunnel syndrome. Okay, yun nga po, kailangan yung posisyon ng computer natin, ng mouse natin, nasa level lang po. Hindi po masyadong naka-extend or naka-flex yung wrist natin. O kaya, i-minimize natin yung pagtulog natin sa ating kamay. Minsan kasi, nakakatulugan po natin ito sa yung kamay natin. Tapos, minimize din po natin yung stress natin sa wrist by reducing yung stress natin sa paghawak or force natin sa paghawak ng mga gamit. Okay? I-relax lang po natin yung paghawak natin sa mga gamit. Huwag masyadong gigil na gigil sa paghawak. Okay? Kung kailangan talaga na parang hawakan yung isang gamit, i-relax natin for a while. Hindi po yung tuloy-tuloy na paggamit na nakagrip ka lang ng matagal. For an hour, okay? Kapag more than an hour ka na, anuhin mo na. Ilimitahan mo na, okay? Tapos kapag nagtatrabaho nga tayo sa computer, softly lang po yung pagpindot natin sa ating computer. Yung iba kasi gigil na gigil. Pindot na pindot talaga dun sa mga keyboard natin eh. Tapos, sa mga hindi maiwasan na madalas magsulat, matagal na magsulat, gumamit po tayo ng mga malalaking pen na kaya nating i-grip. Tapos yung may mga soft grip lang po na mga pen. Okay? Tapos, take short breaks po at gently stretch po natin ang ating mga kamay. Gently lang po. Huwag naman po sobrang banat na banat. Okay? Periodically. Okay? Tapos, i-alternate din po natin kung kaya natin. Kunyari, susulat tayo. Mamaya, ibang trabaho naman gawin natin. Huwag yung tuloy-tuloy po tayong nagsusulat. Okay? Tapos, i-avoid po natin na i-bend po natin sobra ang ating mga wrist and hands. Kaya, kailangan kapag binend natin ito, yung comfortable. Okay? Yung hindi po natin may strain ang ating wrist. Ganun din po yung mouse na gagamitin natin, hindi rin masyadong malaki, hindi rin masyadong maliit. Yung comfortable din po na hindi natin may strain ang ating mga muscles dito sa ating wrist. Kasi kapag na-strain po natin yan at namaga, may ipit po natin ulit yung median nerve. Okay? Kaya, yan po yung mga prevention na pwede natin gawin. Ang diagnosis po natin, paano ba madadiagnose? May median nerve, median nerve injury na ako. Sa aming mga PT po, meron po kami mga special test na ginagamit po dyan. Una po yung tunnel sign sa wrist. Ang gagawin po namin is pipindutin lang po namin na ganyan. Itatap yung nerve. Pag tinap po namin ganyan yung nerve, at nagkaroon ng symptoms, lumala yung symptoms. Yung symptoms po, di ba, yung tingling sensation, numbness, electric shock-like na sensation, dito po sa thumb, sa point finger, sa middle finger, at half nitong ring finger. Pag ganun po, possible po na positive. Tapos, kapag nag-positive pa rin po siya doon sa Phalen's test, yung ganyan po, nag-graduate po sa kamay ulit doon sa mga daliring sinabi ko po, nag-graduate po muli, pag prenest po niyang ganyan, at kapag prenest po niyang ganyan, nag-graduate po ulit, ayun, possible po na meron po siyang carpal tunnel syndrome. Meron pa po isang test na ginagawa, pwede pong pinipisil po dito kung saan po yung nerve. Ito po yung tinatawag na carpal tunnel compression test. Okay? At, yun nga po, bago po ma-diagnose, titingnan din po ng doktor yung mga symptoms niya, kung yun nga po, nakakabitaw na ba siya ng gamit, may radiating pain ba dito sa mga daliri, yung mga sinabi kong daliri kanina, at aside from the test na ginawa, tapos, kapag nag-radiate ba ito, pag umahawak siya ng cellphone, nagbabasa ng dyaryo, yan. Yun yung mga symptoms na pwedeng tanungin ng isang doktor para ma-confirm na may carpal tunnel syndrome nga siya, na naiipit nga yung median nerve. At
Pwede rin pong i-x-ray para makita kung meron po bang fracture, meron po bang mga dislocation doon sa bandang wrist. Kaya po, naiipit yung median nerve. Ngayon po. Tapos, tinitest din po yung lakas ng kamay. Okay, kasi nga, di ba, isa sa mga symptoms niya kung nakakabitaw na siya ng gamit eh. Tapos po, pwede rin po tayong magpa-EMG and CV. EMG, electromyogram. Yung muscle po ng kamay, tinitest kung gano'ng kalakas. Kung nagko-contract po pa po ba. Ganon din po siya sa... Itetest din po yung nerve conduction velocity. Kung impede po ba, kung nababawas po ba yung bilis ng pag-conduct ng nerve papunta sa mga daliri. Kung naiipit, malalaman po yun dun sa NCV. EMG-NCV test, electromyogram nerve conduction velocity test. Okay? Ang i-discuss ko naman po ngayon ay ang ulnar nerve injury. Yung isa pang nerve na makikita natin dito sa ating wrist na isa pa pong naiipit. Pero mas madalas pa rin po na naiipit yung median nerve sa carpal tunnel. Dito naman po, si ulnar nerve ay naiipit naman po sa Guyon's canal. Dito naman po siya naiipit. Okay? Pero mas madalas pa rin po si median nerve na maipit. Yan. Ito naman po, ang affected naman po dito, kung si median nerve, eh, itong part na ito, si thumb, si point finger, middle finger, at kalahati ni ring finger, si ulnar nerve naman po, itong si little finger, o fifth digit natin, at kalahati ni ring finger, hanggang doon sa base niya. Okay? Yan naman po yung nagkakaroon ng tingling sensation, numbness, weakness, yan naman po, yung affected part ni ulnar nerve. Yan, ang nakakaipit naman po sa kanya is yung pisohamate ligament. Okay? Diyan po kasi siya dumadaan. Kaya kapag nagkaroon po ng inflammation dyan, katulad ng paggamit ng jackhammer sa mga trabaho sa construction, ditong side lang po yung nagbibigay ng force. Yan, kaya na yung injury. Tapos, yung mga nagbabike din po, bicyclist, yan po. Common po na kakaroon po sila ng ganyan. Ganon din po sa mga repetitive movements ng hand. Yun din po ang nakaka-apekto sa kanya. Pareho lang din po sila ni median nerve, pero magkaiba lang sila ng site kung saan naapektuhan. Si median nerve sa carpal tunnel, dahil dun sa flexor retinaculum, ito naman dahil kay pisohamate ligament. Kaya siya naapektuhan. Tapos po, dahil kulang na rin po ang ating oras, i-discuss ko po yung management, medical, tsaka physical therapy management or treatment para sa mga nerve injuries na ito sa next Wednesday. Sana po, naging blessing po ako sa inyo at meron po kayong natutunan sa topic natin ngayon. Yun nga po, see you next Wednesday po. Bye-bye. Alright. Maraming salamat, Ma'am Leslie. At tunay nga ay ikaw ay naging pagpapala ngayong umaga pong ito. No, marami pong ganyang may ganyang klaseng sakit. Hindi lang nila alam kung ano yung tawag. Minsan iniinda na nila yan. Iniinda na nila yan. Hindi nila alam kung ano po talaga yung tawag dyan. Okay? Ngayon, naliwanagan na po sila sa kanilang nararamdaman. Alright? So, ibibigay muna ni Ma'am Baby yung question na number 1 and 2. Yan, para po sa ating promo. Okay, so, reviewin ko pa ba, sir, yung mga question natin last kahapon? Yes, ma'am. Okay, so, review muna po tayo and then may yung questions and answers po kahapon. So, eto po yung ang question number 1 ko. It is a medical approach to treat chronic conditions by using the individual's tailored nutrition plan. So, ito po yung may doctor's order and then ini-implement po or kine-carry out ng mga dietitian. So, ang tawag po natin dyan ay medical nutrition therapy. Okay? Medical nutrition therapy po ang sagot. And then, number 2, kung true or false po ang sagot,
nutrition assessment is the number one step to start the program that to be implemented by the dietitian. So ang sagot po dyan ay true. So nutrition assessment po ang unang step para magbigay po ng program ang ating mga dietitian. And then number three, magbigay ng dalawang sakit na kung saan po yung medical nutrition therapy ay makakatulong po sa ganito mga sakit katulad ng diabetes, cancer, mayroong sakit sa chan or digestive conditions, and then kidney diseases. So yan po yung mga ibang sakit na makakatulong po yung ating nutritionist and dietitian. Magbibigay po sila ng mga plans, food plans po sa mga ganitong may sakit. Okay? So yan po yung mga sagot natin last week. Yesterday pala. So ngayon po, ang question number one and number two. So kahapon, ang diniscuss po ng ating dentista ay tungkol sa mga stages po ng caries. Stages na development po, okay? Stages of caries development ang diniscuss po ni Dr. Lani. So ito po, fill in the blanks. Ano pong decay ito na best time na dapat na nating pansinin? Hindi pa natin ito masyadong nararamdaman, yung sakit ng ngipin, wala pa. Hindi pa natin nararamdaman at dapat daw sabi ni Doktora, dalhin na natin agad ito pag ganito na ang itsura ng ipin natin. Meron ng itim-itim sa ibabaw or guhit pa lang at hindi pa natin nararamdaman yung sakit sa ating ipin. Ano pong klaseng decay yan? Okay, so yan po ang question number one. And then ang question number two naman po, blank is the one that moisturizes and then gives nutrition to our teeth. Okay? Kaya pag na-damage na ito, itong part ng ngipin natin, nagiging patay na at nagiging marupok. Dito po ina-apply na yung root canal therapy. Ano pong part ng ating ipin na yan? Okay? Yan po ang question number one and number two. Okay, mamaya na yung number three. Thank you. All right. So again, maraming salamat po. At nawa ay marami po kayong natutunan doon sa tinatalakay po ni Ma'am Leslie, no? At nakita ko po kanina may mga tanong diyan sa ating comment section box. At kung meron pa kayong karagdagang katanungan, ilagay niyo lamang po diyan at sasagutin po ni Ma'am Leslie. Actually, tinawagan ko po siya habang nagtatanong po si Ma'am Baby kanina. At makakapiling po natin siya ngayon, si Ma'am Leslie. Andito po, kasama ko po siya ngayon sa Google Meet, no? Tinawagan ko po siya ngayon. At pwede ka mong bumati, Ma'am Leslie, para po sa ating mga live viewers. Great. Yeah. Sige, Ma'am, bati ka po sa mga live viewers po natin. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang tanghali po pala sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga nanonood po ngayon sa impormasyong pangkalusugan. Sana naging blessing na po ako sa inyo. May mga tanong po ako nakita kanina. Yan, sige Ma'am Leslie, sige Ma'am, tanongin mo po, Ma'am. Hello Ma'am Leslie, good afternoon. Ito po ang tanong, yes, ma'am, ni Ma'am Lucita Calura. Sabi niya, ask ko lang po, ano pong gagawin pag naninigas mga daliri at matagal bago bumalik sa normal? Thank you. Hindi pa siya kasama dun sa diniscuss ko kanina kasi mga nerve injuries pa lang po tayo. Susunod po yung mga ganyang yung mga topic po natin ang tinatawag pong tendinitis po. O yan kasi, ma'am, naging inflamed po yung mga tendon dun sa daliri. 'Di ba sabi ko kanina po, yung mga muscles po natin. Hello? Sige, ma'am. Sige, ma'am, salita ka lang. Natin from na nandito sa ating mga daliri, nandito po lahat sa ating forearm lahat. Kaya tendon po, yung mga naninigas doon sa kamay po ninyo. Tendinitis nga po ang tawag dyan. Yan po yung mga susunod nating topic. Pero para po i-advance natin ng konti, pwede po nating i-stretching nga po yung mga muscles na yan. Bago po tayo gumalaw, pwede rin pong ilagay sa mainit, maligamgam na tubig. Yung kaya nyo pong matolerate na heat.
ng tubig. Pero dapat po, mami-maintain yung init ng tubig. Kasi usually po, minsan ang ginagawa, ilalagay sa maligamgam na tubig, yung kayang matolerate na tubig yung kamay. Pero ang bilis lang po mag-dissipate nung init. Kaya dapat po, mami-maintain mo yung init for 20 minutes. Okay po? Kasi minsan parang mga 5 minutes pa lang, wala na yung init ng tubig. Kaya dapat po, maintained. Oh, tapos you do the stretching of your hands, your fingers. Fingers po, stretching po ganyan. Pero yung tolerable lang po na kaya mong i-stretch yung kamay po ninyo. Yun po. Pero susunod pong topic po natin yan. Okay po. Okay, thank you ma'am. Yes, ma'am. Actually ma'am, yun din ang follow-up question niya eh. Yung sinagot mo na, so na ibababad ang mga kamay sa hot water with salt naman sa kanya. With okay salt lang daw. Naman din po. Okay lang naman din po na may hot, may salt. Okay lang din po. Kahit walang salt o may salt, pwede naman po. Mm-hmm. Makaka-relax pa rin po yun ng mga kamay. Kaya lang po, kapag pagkatapos po ng trabaho, mas maganda pa rin po na kunyari, strenuous po yung trabaho po ninyo, sobrang pagod na pagod yung kamay, mas maganda po kung cold po muna. Cold water muna ang medyo lagyan mo ng kamay mo. Kasi po, galing po siya sa sa trabaho. So malamang may swelling po yan. Namamaga po siya. Para maibsan po yung pamamaga, ilagay po ninyo sa malamig na tubig, yung kaya nyo pong lamig. Kung ilulubog nyo po siya sa tubig, kahit mga 5 to 10 minutes lang po ang paglagay sa malamig na tubig para maibsan po yung pamamaga ng kamay. Pero kung ang nararamdaman nyo pong pain is yung dati nyo pa pong nararamdamang pain, yun po yung ibababad nyo po siya sa mainit-init na tubig. Pero po kung galing sa trabaho, mas maganda pa rin po na cold. Kung strenuous po yung trabaho, yung talagang gamit na gamit yung kamay, galing sa laba, galing sa kung ano mang ginawa po ninyong tuloy-tuloy na trabaho, mas maganda pa rin po yung cold pagkatapos ng trabaho. Okay. Thank you, ma'am. Ma'am Leslie. Yes, ma'am. Opo. So far, ma'am, wala pa naman uling questions sa nakikita ko dito sa ating comment box. So, yan, ma'am. Ma'am Sita Kalura. So, sana po napakinggan niyo po yung sagot po ni Ma'am Leslie sa inyo pong katanungan. Okay? Opo. Salamat po, Ma'am Leslie. Yes, ma'am. Maraming salamat po. Basta, ma'am, pag chronic yung pain, yung dati mo ng pain na nararamdaman, hot ang gamitin. Pero kapag galing po sa trabaho, kasi namamaga, cold po. Okay. Okay. Yan lamang po, salamat po. Ayun, maraming salamat, Ma'am Leslie, na although nasa trabaho po siya ngayon, nandun po siya sa hospital, ay patuloy pa rin po natin siya nakakasama dito sa ating programa upang sagutin po yung mga katanungan po ninyo patungkol po dyan sa inyong mga nararamdamang sakit sa kamay. Pero yun nga, tulad nga ng sinabi ni Ma'am Leslie, ay i-discuss niya yung mga management, yung mga treatment doon sa mga sakit na diniscuss niya ngayon. Okay, so again, sana marami po kayo natutunan dyan sa tinalakay po ni Ma'am Leslie, and I really hope na siya po ay naging pagpapala po sa mga kapatiran, at tunay nga na wala naman talagang hangad yan si Ma'am Leslie, kundi siya lang po ay maging blessing, no? Blessing, okay. No? At again, ay yung diniscuss niya ay talagang nakakaano yun, at maraming may common. Maraming may sakit niyan talaga. Relate match. Yeah. Ang lola. Oo. No, relate match, no? At tulad nga nung sinasabi nga namin kanina, ang nangyari diyan minsan hindi nila alam kung ano yung tawag nung sakit No? Minsan hindi nila alam. May masakit na, no, may iniinda-inda na, no, na ganyan. Hindi nila alam kung ano yung tawag doon sa sakit na 'yon. So again,
ay at least natalakay ni Ma'am Leslie yung sakit na yon, no? At yun nga, yung mga lalong-lalo na to, common to sa mga call center agents. Actually, nagkaroon din ako ng ganyan dati, no? Ng ganyang klaseng sakit. At kadulot nga yan nung maling form ng habang ikaw ay nagta-type. Kaya mahalaga yung ano, yung may keyboard na ano, na may support, na parang naka-elevate, tapos may parang stand dyan sa likod. Yun po yung mga purpose niya mga yan, no? Yung doon sa keyboard, kaya natin siya tinataas, kaya natin siya ine-elevate para ma-relax lalo, hindi maging strain lalo yung sa ating wrist, no? Tama rin sinasabi ni Ma'am Leslie kanina, yung laki ng mouse saka yung ano, yung liit ng mouse, nakaka-stress yan. Biruin mo kasi araw-araw mong ginagalaw yan or araw-araw mong ginagamit yang ganyang bagay, tapos ilang oras ka nakatutok doon? So, siyam na oras. Sir, sa call centers, yes, no? Ma'am. So, mantakin nyo, ganun yung trabaho nyo for how many years na ginagawa nyo po yan. So, again, araw-araw, every now and then type. Mm-hmm. So, dati nga, ang ginagawa ko dyan ay bumibili na ako ng sarili kong keyboard para at least komportable talaga. Mm-hmm. No, syempre, kinabubuhay mo yun eh. And then, masakit pag ginagalaw mo. Eh, sayang din naman. So, saka yung ano din daw, yung height ng table. Yan, height ng table. Mababa, tama. Kasi kung kahit na maganda yung keyboard mo, wrong form ka pa din, nakataas ka, yun yan eh. Madami minsan nang eh. Idadamage yun, pati likod mo na yan, rin, di ba? Posture. So, ganun pa rin, kahit na maganda yung keyboard, basta hindi pa rin tama yung posture, mm-hmm. Di ba? Ganyan din, sir, ang comment ni Ma'am Venus, isang nurse din to, di ba? Ay, si Ma'am Venus Tadeo, sabi niya, "Thank you, ma'am, for this reminder, lalo na ngayon, gamit po talaga ang kamay and wrist sa pagsusulat sa charts." Ay, oo, yan, ma'am. Oo, di ba? Oo, grabe. Talagang pag ikaw ay na-assign as a charge nurse or as a, yung sa nurse doon, sa nurse station. Nurse station. Ikaw ang naka-ano doon, ikaw ang chart nurse, matindi yan. Talagang sulat ka na ng sulat yan. At talagang medyo nakakano nga ng wrist talaga yan. Saka yung nasabi nga ni Ma'am Leslie na depende rin doon sa gagamitin mong pen. Mm-hmm. Pagka medyo masakit na or hindi ka na ganun ka ano doon sa ano, yung medyo malaki na medyo... Basta magiging komportable. Kaya check din natin yung mga ballpen na ginagamit natin every time na nagsusulat tayo. Alright. So, again, ang daming tayo natin natutunan, no? Kaya yung mga management, abangan po natin, i-discuss po ni Ma'am Leslie po yan. Alright? Bago po tayo magtapos, ibibigay muna ni Ma'am Baby yung question number 3 para po sa ating promo. Charge nurse daw si Ma'am. Charge nurse. Kaya Venus, pala. Venus, sa admin. Hello, Ma'am Venus. Nag-invite din siya na ibang nurses, nag-tag din siya. Ma'am Venus, pagka may time ka, pwede ka rin mag-share ng iyong mga experiences dyan at mga knowledge mo. Baka gusto mo maging part ng ministry na to. Yes, yan. Amen. Thank you. Okay, so ito po ang question number 3. Okay, so magbigay lamang ng symptoms ng tooth decay advance. So meron pong binigay si Doktora Lani ng mga simptomas ng mga tooth decay advance. Magbigay lamang po ng 2 ng simptomas po ng sakit na yan, yung tooth decay advance po. Okay, yun lamang at thank you. Alright, so again, maraming salamat po at inabot muli tayo ng ating oras para po sa ating programa. At quick announcement lamang po para po dun sa mga nanalo, no? At least sinabi ko po kasi na i-announce ko po ito. For 300 pesos na load, ang mga nanalo po ay ito pong sumusunod na mga tao. Alright, so Ma'am Genesis Castillo, Ma'am Beng Tige, Christian Niesa, Ma'am Nelia Villanueva, Rochibet Conte, Ma'am Ellen Hermosura, Ma'am Ruthlyn Pascua, Muriel Garino, at Danica Rio Florido, Ma'am Tang Belmonte, Sandra Fernandez, Eva Jean Crispino, Ian Quares, Chona Quares, at John Kilayco, si Ma'am Yang Laurena, si Ma'am Aba Escalada, si Ma'am Agnes Canonigo, at si Pastor Louis de la Cruz, at si Ma'am Alma Pasigna-Signa. Alright, so again, i-claim nyo lamang po ang inyong 300 pesos na load. I-send nyo lamang po ang inyong number kay Ma'am Baby at paisabi na rin po kung Smart or Globe, no?
send your number, Smart or Globe, para at least malaman na po agad ni Ma'am Baby. Alright? So, again, ay maraming salamat po sa pagsubaybay. Hindi natin yung deadline na naman. Maganda yun. Oo, ayoko nung nag-iintay si Baby. Sayang kasi yung blessing. Bigyan natin up until... Excited ma sumali, pero pagka ikiklaim yes. na... Up until Friday. Hanggang Friday. Ng, yeah. Up until Friday, kapag wala po nag-signify, ay ibibigay, i-raffle up na lang ulit natin yung natitirang pera. Okay? Or natitirang load. Alright, so again, bago po tayo magtapos, simula ulit. Bago tayo magtapos, ay may huling pabati aking mga co-host po dito para po sa inyo. Congratulations ulit doon sa mga nanalo. At kita-kits po tayo bukas. At syempre, yung ating mapapakinggan bukas. Kaya abangan nyo ang scientist. Yeah. Oo. Scientist part 2. Yun bin ng IP. Yun lang po. Maraming salamat. Ayan, kaabang-abang yan bukas ha. Okay, so see you again tomorrow at samahan nyo uli kami bukas ng ating talakayan at kasama natin ang ating scientists. Yun lamang po at maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Alright, so again, maraming salamat po, lalong-lalo na po sa mga bagong viewers po natin dyan. Happy viewing po sa inyo. No? Hindi ko na po ma-mention yung mga names pero I'll try to mention your names tomorrow para at least ma-recognize po kayo ng ating mga viewers din na nakikinig din po ngayon. Alright, so again, maraming salamat po. Huwag po yung alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.